Ako nga pala si Loki, baka hindi nyo pa rin ako kilala. Ipapakita ko sa inyo ang experience ko bilang endurance rider. Napakasarap magmaneho ng motor kahit alam mong pagod ka na, pero patuloy ka pa rin sa pagpiga ng silinyador ng motor mo. At hindi nalalayo ang buhay natin sa bagong motor. Patuloy ang pagsusumikap kahit pagod na tayo. Tuloy pa rin para maabot ang ating mga puntos. So what's up mga kalokso, nandito na tayo ngayon sa Bazaar City, Bazaar or Kainta. Basta nandito na tayo sa grid and then yan, nasa PRI na tayo. So chine-check na signal lights, yan yung tire. Siyempre yung mga auxiliary light, kung meron man, yun na yung kailangan natin. Yan yung chine-check talaga nila dyan. Hindi naman na tayo chine-check na siguro kung meron tayong aux tank dahil malaki na tong tanke natin. Kumporme na lang kung maglalagay ka pa ng aux tank. Riding boots. Ayan. So, pati siyempre dun sa mismong rider, kailangan rin nila i-check kung naka-riding jacket, tama ba yung pants, and then tama rin yung boots. Kasi yung iba nga, naka-Chuck Taylor. Hindi naman pwede yun. I-bail ka lang po muna kayo dito para kunin yung coupon. Tapos, itipila nyo. Ah, okay. Thank you. So, tapos na tayo ngayon dito sa PRI. Pasado tayo. Yung motor po, saan yung motor? Ayun po. Sino ba to? Hindi ako ba to? Hindi ka vlogger. Hindi. Hindi ako monetize eh. Vlogger po. Solo? Apo, solo vlogger. So, what's up mga kalok? So, ito na. Mag-start na. Mag-take off na kami. So, ilang oras rin ako na introvert mode. Loner sa gilid-gilid. Ayan o. Si Motobry. So, ito yung feeling na wala kang kabody up or wala kang masyadong tropa sa pagdating sa endurance. So, this is it. This is it, pansit. So, yung mga Team Eurogrip, mga scam riders. So, ayan, hindi man tayo makakasali sa kanila dahil sila yung mga matitikas. So, ito na nga, nag-take off na kami around 10 PM ng gabi dito sa Kainta, Bazaar City. So, let's go! Parang masarap yata mag-music muna tayo, di ba? Alright, so chill ride muna lang tayo. Kumbaga parang hayaan mo silang mauna. Hindi naman tayo nagmamadali. So ang nakalagay naman dito is 1 hour and 46 minutes. Yan, so dapat 11:51 na tayo rarating, pupunta, dadating doon sa first checkpoint. So tumatakbo tayo ngayon ng 120 pero meron pa naman isasagat pero hindi ko makailangan walkback ng 140 dito. Nakakatakot rin kasi dito sa lugar na to, minsan may mga tumatawid na aso. So chillax lang tayo dito sa may bandang Morong. Oh, 11:09, alas 6 kami umalis sa grid line. So 1 hour and 9 minutes nakuha ko yung from Bazaar Kainta hanggang dito sa pagsanhan. 42 minutes nakalagay dito. So PTT Luxban. So hindi naman na tayo nagmamadali, hayaan na natin. Let's go. Blagger. Ibig sabihin naman. 11:40. Ano lang sir, blagger na lang dito. Malipad. Para, 11:40. Thank you.
So mga kalooks, etong biyahe na natin is 1 hour and 42 minutes. So titignan natin kung gaano tayo kabilis dito. So nandito na tayo sa may Pagpilaw, Quezon. So yun, patungo na tayo ng Pitogo. So 1 o'clock and 5 a.m. Yan, arrival natin doon sa Pitogo Boss Fuel Station from PTT Lukban. So dapat doon magpapagas up na tayo dyan para sakto na, dahil makikita nyo 3 bar na rin, diba? So hindi naman tayo nangangahera. So chillax lang, chillax lang tayo dito. Maganda ang kalye ng Pagpilaw. Yan, tong kalye na to. So pero siyempre ingat pa rin, baka may mga biglang tumatawid na aso or tao man, diba? Kung sabihin mong napakaganda ng kalye, pero dapat doble ingat pa rin tayo. So anyway, so kita-kits tayo sa Boss Fuel. Wait lang po. Sana. Wala na. Hindi, naipit. Nasabit. Ito. Pahinga muna. Pahinga muna, sir. Sir. 27, pangalan, category, oras, okay na sa oras, perma na lang sa. Meron pa ba ako? Nauubos ha, bilis! Kaya, wala na! Pahinga muna! Puta, si Bay pala yung kanina! Nagbumuhit sa akin! Nag-chillax na yan lang ako! Sabi ko, mahaba to! So yun, guys! Dumating tayo ng 12:52 dito! So expected this one, 1:52 a.m. dapat, pero nandito tayo ng 12:52. So anyway, nice oras, time to beat. So anyway, pahinga muna ako dito and gas up na rin. Papalisa tayo dito sa Pitogo. So papunta na tayo sa Edlings. So 2 hours and 2 minutes. Medyo mahaba-haba to, so hindi naman kailangan magmadali. Let's enjoy the view kahit madilim. So another 245 kilometers ang ano natin dyan. So let's go. Kita-kita tayo sa Edlings. May bumungga sa likuran natin kasi medyo nakatutok siya. Actually siya yung kasama natin kanina pa eh, mula Pitogo. Pero ang nangyari kasi, nung nabulahaw ako dun, medyo umiwas ako dito sa may ano, nag-menor na ako. Dahil alam kong mapupunta ako dun sa may shoulder. So hindi gumaga ano, sa hindi patag na kalye. Katulad yan, ito. Parang ganyan. Promeno na ako. Yun, naramdaman ko na lang bumangga siya sa likuran ko lang. Likuran ko. Yan, medyo nashoot pa tayo ng konti. Pero actually naman, wala naman tayong damage. Hindi naman tayo nasent lang. Yun, yung plate lang na, plate number natin yung tinamaan niya, saka yung medyong panggilid kaya tayong plastic. Yun, pero yun, ride safe kuya, shout out na lang sa'yo. Yan, ingat-ingat po lagi. Ano yung nangyari dun sa motor niya, yung cambio pumasok, bali bumaluktot, and then yung cambio hindi na maikambio maigi dahil naputol na rin yung tornilyo. So wala na din. So yun nga, mabuti na lang malapit kami dito sa may diversion road ng Gumaka. Baka ma-rescue si kuya. Yun. Tagawayan town proper. Yan, dito yung Edlings. So malapit na tayo. Kaloob na lang po. Kaloob, sir, kaloob.
Maya-maya na. Pirma muna. Papahinga din. Na natanggal yung bilbil ko dyan eh. Sige sir, ingat po. X-Max. Ay. Popol po, popol. Vlogger, vlogger. Small bike. Okay na po dito. Small bike. Hindi, small bike sir eh. Yeah, X-Max, dyan saan ba ako? Solo po kayo ma'am? Dito po. Ano pong motor? Hindi ko inaasahan na medyo mabilis ang aking arrival time sa mga checkpoint dahil nga ang bala ko ay mag-chill ride lang at namnamin ang bawat kurbada ng Quezon Province. Bilang endurance rider, ang finish line ay makatapos sa tamang oras at makauwi sa pamilya ng buo at masaya. Dahil kahit anong pagod mo, mapapawi yan ang mga yakap at halik ng iyong may bahay at mga anak mong makukulit. Sana, andyan pa rin kayo sa part 2 ng aking video para matunghayan nyo ang kabuuan ng aking eksperyensa sa Hamon ng 01 Moto sa Vitor Endurance Challenge. Ako nga pala ulit si Loki. At hanggang sa muli, at sana huwag nyo kalimutan i-like and share ang video na ito. At kung hindi ka pa naka-follow, pindutin mo na yung follow button. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.